Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga casualty na nangyari dito sa garden ko. So, ito yung isang variegated gymnocalycium na maalam na siya. Sa tingin ko, na-overwater siya kasi konti lang yung roots niya. Tapos, kung titignan nyo, dehydrated siya. So, diniligan ko. Yun, hindi niya siguro na kaya o nasobra siguro yung pagkakadilig ko. Kaya, ayan, nagmashi siya. So, yung mga ganitong type kasi ng variegated gymnocalycium, maselan talaga. And then, ito naman yung ating variegated money tree, nakapapat ko lang din last week. So, hindi ko pa siya dinidiligan after ko siyang ipat. So, hindi ko alam kung dehydrated ba siya o medyo nasunog yung mga dahon ng at variegated money tree. And then, ito pa rin yung jade plant na tinatry nating i-hydrate. So, yung katabing jade plant niya na nauna nating ipat, hindi ko pa rin sila talaga lahat nadiligan. Kasi nga, natatakot ako magdilig kasi nagalaw yung mga roots nila. Pero I guess it's time for me to water them, not only moist, kasi mahangin, madaling matutuyo. So, ito naman yung isang variegated gymnocalycium natin. Nakagat din ng black bee. Tapos, na ganyan siya. Kaso, hindi ko lang alam kung binalik-balikan ba siya ng black bee. Kasi, yung ibang ribs niya is nagkaroon na rin ng black spot. And, hindi ko na rin sure kung fungus ba to o ano na. Hindi ko siya dinidiligan. So, very dehydrated na siya. And, dating well-rooted na siya sa pot na to. Naaangat ko na yung variegated gymnocalycium na nakadikit na yung pot sa kanya. Since hindi nga siya nadidiligan, so nag-loose na yung soil niya. And then, in-isolate ko na lang siya. So, dito ko lang siya nilagay sa pagitan ng malalaking pot ng ating arrangement. Para hindi mahawa yung ating ibang variegated gymnocalycium kasi napakadami nila kung mahahawa sila. Tapos yung ating golden barrel naman is nakitaan ko din ng white mark. So, nung una, akala ko mealybugs. So, nagtataka naman ako kung mealybugs, siya lang ang meron. So, ginawa ko, hinawakan siya bago ko nga naipasok yung aking finger or the liri dun sa golden barrel na to, is nagkatusok-tusok talaga ako dahil napakatigas talaga ng tinik nito. Alam niyo yung cable tie na plastic yon, ganun yung pagkatigas nitong tinik ng golden barrel. So, hanggang na-touch ko siya, para siyang scar, parang may kumagat sa kanya. So, hindi rin humawa sa fingers ko. So, ang ginagawa ko lang, inisprayan ko siya ng alcohol. Para kung may pest na kumakagat sa kanya is umalis or mamatay. And then, ginamitan ko din siya ng cotton buds para linisin yung mga bite mark na yan. So, kung scale naman siya, supposed to be matatanggal siya. Kaya lang hindi siya natatanggal eh. I think it's bite mark. So, di ko alam kung anong gagawin ko. Basta pag nakikita ko siya o naaalala ko, nisprayan ko siya ng alcohol para kung kumakagat sa kanya, umalis. Ayoko naman i-uproot. So, ingat na ingat pa naman ako dito kasi napaka-flawless nito nung binili ko siya. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na pinat ko kahapon na, diba, single head lang yung binili ko o yung pinat ko kahapon. Ito yung sinasabi ko na nagkaroon siya ng parang ice or tenga sa ibabaw. Kasi sa ibabaw niya may tumubong dalawang pops and then may pops sa baba. Tapos, ito naman yung napakita ko na rin to yesterday, yung nag-corky na cactus. Eto, nawala na dito yung ating afterglow. Eto yung afterglow, nakalagay siya dati dito na dating malaki. So, na stem rot siya, ang ginawa ko, pinutol ko. So, ngayon, naka-air dry muna yung afterglow. Eto na lang yung nag-iisang afterglow ko. So, parurutsin ko muna yan bago ko ipat. And then, tingnan nyo kung gaano ka-dehydrated yung aking Cryptopetalum myrinae na nandito sa harap ng aming bahay. So, hindi nga ako nagdidilig pag bare months kasi malamig. Tapos, ng December, ulan ng ulan. So, natatakot ako na malusaw sila. But, upon checking now na simula January 1, ambon-ambon na lang, na-dehydrate na pala sila. So, na-busy ang person. Hindi nakapasyal dito sa may area na to.
So kahit itong Graptopetalumendoseico is napaka dehydrated kung makikita nyo. Tapos yung big basin ko kawawang kawawa and I feel so guilty about it. Kasi hindi ko sila nabibisita kasi sila yung hindi ko ina-expect na magkakaganito kasi maganda yung location nila dito eh. Hindi masyadong nauulanan, hindi masyadong mainit. Pero hindi ko na-expect na magiging ganito sila ka-dehydrate. Anyway, mas madaling i-treat ang dehydrated kaysa sa mashi. Kasi pag mashi, you have to uproot everything and then air dry it for days or weeks. Pero pag dehydrated, all you have to do is to water them. So, tingnan nyo itong kalan kowi pink na to, diba? Super dehydrated. Pero itong ating Echeveria Blue Surprise, I was really surprised to see na napaka-healthy pa rin ang rosette niya. But, napakadami niyang dried leaves sa ilalim. So, since iwa-water ko siya, after kong ma-video o mapakita sa inyo, I need to remove all the dried leaves under. Kung hindi kasi babahayan siya ng pest pag nabasa. So, medyo mahirap siyang kunin kasi yung isang kamay ko is na hawak yung camera or cellphone. And yung isang kamay is yung ginagamit kong pang tanggal ng dried leaves. So, natanggal ko na naman halos lahat. Ayan, malinis na siya. So, pwede na natin siyang diligan after this. And then, dito naman sa veranda area is ito yung ating St. Louis. So, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. I think dehydrated siya. Pero, natatakot akong diligan kasi 2 days ago, ang dami niyang mashy leaves. Tinanggal ko lahat sa ilalim. So, ayokong diligan. So, hayaan ko muna siguro for 3 more days na ganyan siya. And then, yung katabi naman niya na missing you. Ito, nag-ground rot to nung December, 2 weeks na umulan. And then, ayan, pero happy ako kasi tumubo na yung inner rosette niya and nagbigay siya ng 2 babies. So, minsan, wag kayong matakot kalbuhin lalo na pag nag-ground rot kasi dun talaga nagbibigay ng babies ang mga Echeveria. Tapos, ito namang marble gold ay hindi ko rin maintindihan kung bakit anong nangyayari sa kanya. Nalalagas yung dahon niya, nagmamashi, hindi naman siya stem rot. So, I think baka may fungus to. Tapos, ito pa yung isang marble gold ko na nagmashi or nag-ground rot to. Pero, tumubo na rin yung kanyang inner set. So, hindi rin naman siya stem rot. Pero, I'm planning to remove yung isang leaves na nandun sa pinaka-crown niya. Kasi, parang tingin ko may black spot na. So, ayan. Tapon natin yan. Tapos, ito namang ating agavoids. Hindi ko din maintindihan. Marami ako nakuwang yellow leaves dito. So, pag nakakita ko ng yellow leaves sa kanya, tinatanggal ko. Buti na lang marami siyang baby. If ever may mangyari sa kanya, marami tayong propagation. Kaya lang, iniisip ko baka kalbuhin ko ba siya kasi para makahinga yung mga babies. Tapos, ito naman yung last na i-flex ko sa inyo, itong variegated natin na nagkakaroon din ng mashy leaves sa ilalim. Pero, nag-ground rot din ito, pero tumutubo na rin yung kanyang inner set o yung mga leaves sa gitna. Pero, hindi rin siya stem rot, hindi ko din maintindihan. Kaya, hindi ako makapagdiligay kahit very, very dry na yung potting mix nila dito sa veranda area. Natatakot ako magdilig kasi malamig sa umaga tsaka sa gabi. So, yun lang yung ma-share ko. So, lahat ng video ko for today na mga succulents and cacti was taken nighttime already. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.